Huling yugto ng dekada 60 nang magtaas ng armas ang Communist Party of the Philippines at ang armed wing nito sa New People's Army laban sa Republika ng Pilipinas. Makalipas ang limang dekada, nananatili pa rin banta sa seguridad ng bansa ang anarkiyang organisasyon. Ang New People's Army ay aktibo sa mabubundok na parte ng mga lalawigan, partikular na sa mga lugar na tinatawag na Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GDAS, talang na maabutan ng serbisyo at tulong mula sa pamahalaan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, dahil sa sitwasyon ng mga malalayong pamayanan, madalas ginagamit bilang propaganda ng mga communist terrorist groups ang mahirap na kalagayan ng mga naninirahan dito upang makakuha ng simpatya o di kaya'y makapag-recruit ng mga bagong kasapi. Years ago, maraming mga complaints about the inability of the government to deliver the basic services. Hindi nakakapunta yung mga doctors natin sa mga kabundukan, wala tayong kalsada, no? And wala tayong eskwelahan. So these are the things that have been prevailing that somehow prompted the spread of insurgency. Ang malaking bagay dito sa area of operations namin is yung IPs natin. We're exploited. Eh, alam naman natin ng mga unang panahon, wala pa yung IPRALO, they were disorganized. Ang kasalukuyang Provincial Indigenous People Mandatory Representative ng Agusan del Norte ay naharap din sa krisis na dala ng insurensiya ng kanyang kabataan. Ang nakagisnan ko talaga, ma'am, ang kilusang NPA, simula pa sa mga magulang ko hanggang sa akin mismo. Bakit kami na nasama doon sa kilusan, sa NPA? Siyempre, lalo na sa kasagsagan ng nasipit lumber company, yung NALCO, na sa tingin namin inaagaw yung lupa namin, na doon kami na linlang ng NPA, na sabi nila sila daw ang magtanggol sa amin, no? Tuluyang sumapi si Dato Bawang sa kilusan sa pag-aakalang parurusahan nila ang laging company na di umano'y nangangamkam ng lupain na mga katutubong higaw noon. Subalit kalaunay na pagtanto niya na ang kanilang kinakalaban hindi ang kumpanya kundi ang mismong gobyerno. Naniniwala ang CPP-NPA sa turo ng Marxism, Leninism, Maoism movement. Ang pilosopiyang politikal na ito ay naglalayong wakasan ang imperialismo, iwaksi ang kapitalismo at tibagin ang social status ng sistema. Sa madaling salita, ayon sa doktrina ng mga komunista, isinusulong ng mga ito ang pantay na karapatan ng mga mamamayan sa lipunan. Ngunit para sa noo'y walang kalaban-laban ng mga katutubo katulad ni Dato Bawang. Takot ang kumugkob sa kanila habang nasa kanlungan ng armadong grupo. Pag andiyan ka sa kilusan, bilanggo ka talaga. Oo, bilanggo ka talaga. Kasi ang alaman natin, ang batas ng NPA, walang kulungan. Kung sinong magkamali, ang desisyon sa kilusan, ang pagpatay, hindi, wala mang kulungan sa NPA. Siyempre, sino bang hindi matatakot? Sa IP structure natin, may mga elders siya, mga traditional datos and so forth. In order to control the people under them, they have to create a vacuum sa leadership organization. So they killed some of the elders, the datos, and supplanted their own people para makontrol yung mga tao. Nito lamang Oktubre ng nakaraang taon, isa na namang IP leader ang pinatay ng mga NPA sa bayan ng Liangga sa lalawigan ng Surigao del Sur. Naglabas ng investigasyon ang Commission on Human Rights in Caraga Region kaugnay sa pag-ambush kay Dato Haudun Jomar Bucales. Ayon sa report ng CHR Caraga, ang pag-atake kay Bucales ay isang kaso ng human rights violations. In the GIS, the principle of distinction requires that the parties to an armed conflict must distinguish between civilians and combatants. Attacks must not be directed against any civilians. On the other hand, the principle of precaution directs the parties to undertake constant care to spare civilians. Dato Jomar Bucales is a former
NPA member also, CPPNP terrorist member who surrendered to the government. And since then, he advocate yung education o literacy ng kanyang mga kabataan na IP at tinututulan o against siya doon sa pagtatag ng TRIPS at Alcadeb dahil hindi nga ito accredited o recognized na education o DepEd education. Isa rin sa pangunahing dahilan ng pagsalungat ni Dato Jomar Bucales sa pagtatayo ng Tribal Filipino Program of Surigao del Sur o TRIPS at ng Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development o ALCADEF ay dahil sa mga napapaulat na paggamit raw ng kilusang grupo sa mga eskwelahan upang makapanlinlang ng mga kabataan. Magandang gabi, Pilipinas!